yun guys, welcome back to our channel. And for today's video, maglilinis na naman tayo ng aircon. At marami-rami din tayong lilinisin ngayon. Meron dito sa Timalan na dalawang aircon na window type tayong lilinisin. Meron din sa Tramo, isang window type. At sa Mabulo, naman ay split type aircon. Tara guys, samahan nyo kami. At nandito na kami ngayon sa lokasyon kung saan namin uunahin linisin ng dalawang window type dito sa Timalan na Cavite. Yan guys, sisimulan natin. Tara, samahan nyo kami. Sinisimulan nila magkalas. Ito nga pala yung isang camera naka-set up para sa pagkakalas nila. Yan guys. Deep cleaning po uli ang gagawin natin. Always naman deep cleaning para siguradong malinis ating paglilinis. So yun guys, yun yung sinasabi ko sa inyo na laging kailangan dalawang tao sa pagbubuhat. Siyempre, isa sa motor at isa sa evaporator at condenser. Yan guys. So yun guys, ito nga pala yung siyempre yung mga gamit natin sa paglilinis at sa pagkakalas. Yan guys. Guys, i-check natin kung sobrang dumi na ba ng ating lilinis ng aircon. Ayan guys, kaya deep cleaning ang ating paglilinis. Tingnan nyo guys, sobrang dumi. At ayan guys, yung ibang parts. Ito yung blower guys, sobrang dumi rin. Ayan, ito magputik-putik na rin tong mga to. Ayan guys, tsaka yung motor. So ayan guys, sineset up na po yung mga gamit sa paglilinis para masimulan nating linisin ang unang aircon. Ayan, unang aircon to guys. Ang tatak niyan ay Kondura po ang tatak. At ayan guys, sisimulan na natin talaga. Ayan guys, yung mga gamit namin sa pagkakalas, sa pagkakabit. Tara guys, samahan nyo kami, setup ko lang yung camera. So yun guys, ito yung switch box. Syempre, ibabrush lang natin yan para hindi mabasa. Ayan guys, maalikabok. Para matanggal din yung alikabok, kailangan natin i-brush. Yan ang paglilinis dan brush lang guys. Tsaka syempre guys, yung pan motor, eto. Ayan guys, yung pan motor, brush lang din yan guys. Bawal din yan mabasa. Ayan guys, wait lang. Papakita ko sa inyo ang pag-brush nito. So yun guys, eto babrushin na natin tong dalawan to. At syempre kung hindi matanggal yung kagaya nito, yung mga dumi, yung mga alikabok, pwede nyo siyang punasan ng basang-basahan. Ayan, huwag lang yung sobrang basa. Okay lang yan. Ito guys, yan. Ganyan ito. Pwede nang hindi gamitin ng basang-basahan. Tatanggal naman yung alikabok. Yun ang importante guys, matanggal lang yung mga alikabok at huwag mabasa. Yan guys, ito yung gilid at medyo hindi natatanggal sa brush. Ayan guys, kuha tayo ng basang basahan para na rin dito. Ito guys, okay lang yung mga ganang punas, basta huwag lang tumabasa. Tapos to guys, pwede naman siya mabasa, huwag lang sobra. Yan. Tara guys, kuha tayo basang-basahan. So ito guys, ito medyo basa ito. At ganun lang. Kunting na lang para matanggal yung dumi. Yan na guys, nakatanggal siya diba? At ito. Ito guys, yan lang. Makita nyo nakatanggal guys. Yan. Ayan, ganun lang paglilinis ng mga switch box at pan motor. Ayan guys, medyo mahirap gawa. Hawak ko din yung cellphone. At pasensya na kung medyo malikot. Ayan guys, so kung makikita nyo, ayan malinis na. Ito din. Ayan, pwede na yan ganang linis kasi importante naman mahubos yung alikabok
Tapos tubong. Bawal siya mabasa ng sobra. At yan guys, lagay natin sa isang tabi para hindi siya mabasa. Kasi ito nag-i-spray dito. Yan guys, kung matatandaan nyo, syempre pagkakalas, sasabuhin muna. Tapos, babanlawan. Yung guys, ang dumi oh. Dumi ng blower. Kasi muna yung mga makakapit na dumi hindi makaya ng power sprayer. So yun guys, after natin banlawan yung mga yan, yung mga parts at cover yung blower, lahat ng parts guys dito natin ilalagay dahil dito masyadong maaraw, dito masyadong mabilis matuyo. Yan guys, syempre guys, para masigurado natin tuyo after natin magbanlaw yan, kanyari nabilag na natin, diba? Ayan, pupunasan natin yan ng ito yung basahan guys bago natin ikabit. So yun guys, sinisimulan na po nating punasan para mas mapabilis natin ang trabaho. Yan guys, kada tapos magbanlaw rekta dito, pupunasan. At syempre pagkatapos punasan, kakabit na natin para sa susunod na aircon na ililinisin natin. Guys, ganyan lang kasimple magkalas ng ganyang klaseng aircon. Ayan guys. Guys, kung makikita nyo, madumi na. Si tatay yung taga-Kalas, ako yung taga-Sabon, at si Tito Nil yung taga-Asembol. Yun guys, nandun si Tito Nil. Ayos ka pa ba dyan, Tito Nil? Na-assemble niya na isang aircon. Okay guys, ito. Nandito na tayo sa pangalawang aircon. Sasabunin na natin. Ayan po yung vlogger ng aircon, no? Tara na guys, sakay na tayo.
yan guys, ito po yung bahay na paglilinisin natin. Ayan na po si Monsun. Tara guys, pasok tayo. So yan guys, yun yung bahay nyo. So parang big time. Yan guys, kung mapapansin nyo, ibang-iba po ang paglilinis ng split type sa window type. Dalawa po kasi yung nililinis sa split type, yung outdoor tsaka yung indoor. Yung sa window type naman po ay iisa lang. Yung pagkakalas nyo lang yon guys, lilinisin nyo na lang. Sa split type po kasi dalawa po talaga. Guys, yung sinasabi kong binaklas kanina. Ayan guys, yung inverter. Ayan. Yung inverter guys. So yun guys, ito yung mga nakahiwalay na parts ng aircon. Ito yung inverter. Ito yung motor. Guys, ito yung mga parts ng split type outdoor unit. Ayan guys. Ito guys, dapat tong takpan dahil ito yung mga wires na bawal mabasa. Ayan guys, terminal wires ang tawag dyan. Ayan, kinalas na rin po lahat ng parts ng split type outdoor unit bago bugahan ng sabon at tubig para malinis talaga. Balikan namin kayo guys kapag bubugahan na. Ayan, set up lang namin yung mga gamit namin na panglinis. Yan guys, ang paglilinis ng split type outdoor unit. Siyempre, dapat sinasabon muna natin. Para siguradong malinis. Guys, lagi nyong tatandaan na kapag katapos nyong magbanlaw, lagi nyong munang ibilad sa init o patuyuin nyong muna mabuti ang mga parts ng aircon para maiwasan natin ang short circuit. Yan guys, so ngayon, pinapatuyo muna namin ang mga parts ng split type outdoor unit. Bago natin i-assemble guys, siguraduhin nating tuyo lahat ng parts nito. Yan guys, dito na rin natin binugahan ang ibang parts ng indoor para hindi na rin tayo magpabalik-balik at para mabilis na rin matuyo. Ayan guys, ito yung mga parts ng indoor. Ito, tsaka yung dalawang filter, tsaka itong ito. Ayan, manipis na yan. Yan ang mga parts ng indoor split type unit guys. Ito nga pala yung mga hiniwalay natin na importanteng hindi mabasa para sa outdoor split type unit. Ito po sila, ito po yung inverter. Ito, ayan, inverter po ang tawag dyan. At ito naman po ang fan motor. Yan po yung mga nakahiwalay na parts ng split type outdoor unit. And guys, kung makikita nyo, tuyo-tuyo na rin ang mga parts ng outdoor split type at yung konting parts ng indoor split type unit. Sisimulan na nating mag-assemble. Ayan guys, sisimulan na nila. Nakabit na yung mga wires sa motor. Yan guys, sisimulan nating i-assemble ang split type outdoor unit bago tayo dumako sa indoor split type unit. Dapat maingat tayo sa pagkakabit ng mga wires. Yan guys, kung mapapansin nyo, sa paglilinis ay magkaiba po talaga ang split type at window type. Sa window type po ay isa lang po ang lilinisin nyo. At sa split type naman po ay dalawa. May indoor po tsaka po outdoor. At
Sa pagkakalas naman guys, halos parehas lang kung paano mo lang siyempre kinalas, ganun mo din ikakabit. Ganun din po sa window type. Yan guys, sana may natutunan kayo ngayong araw. At konting tips lang po ito para sa mga magpapalinis at mga naglilinis ng aircon. So yun guys, umpisa natin ang pagbubuga ng tubig. Pagkakalinis at pagkabalik ng mga parts ng aircon at ayos na rin po ang andar at lamig. Yan guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi.